muna tayo mga boy, alright? 3 AM. So yun, medyo madilim yung vision ng video natin. Pero sa personal, maliwanag yan dahil naka full LED si ADB. So kaya pagpasensyahan nyo na muna dahil naka stock light pa tayo. So saka na natin ipapaayos yan pag medyo may topak na. So Quezon City, Manila, Manila, Cavite, Cavite, Batangas. Yun yung biyahe ng Honda ADB Club Philippines Quezon City chapter ngayong araw na to. Sana samahan niyo ako hanggang doon sa Batangas at mag-enjoy kayo sa mga bagay-bagay na makikita niyo sa paligid habang pinapanood niyo to at sumasama kayo sa rides ko. Alright? Yes, time check muna ulit tayo. 3:45 AM na. So, approaching na ako sa Manila. At ito na, dadaanan na natin yung Welcome Rotonda. So, napakaganda ng panahon. Napakaganda ng daloy ng traffic dito ngayon. So, dahil lang aga pa. So, isang tips lang, pagka ganito kaganda, hindi mo naman kailangan sumingit ng sumingit at wala ka namang sisingitan para sa safety ng ibang rider at ibang driver. So stay ka lang sa lane mo lagi at ito yung pinaka-safe na place mo, alright? So yun, malapit na tayo. Ito na, nasa Malate Street na tayo. So, konting-konti na lang. Diretsoin na lang natin to. At liliko na tayo. Papunta na ng Aristocrat Mabini. Aga mo ah! So yun, si Jared yung unang-una. So ito yung hindi alam ng Team QC na kung sino yung mauna sa meeting place, eh bibigyan ko ng regalo. So bibigyan ko ng helmet. Helmet yung ibibigay natin. At isa shoutout natin. Okay, so shoutout kay Jared, siya unang-una. So nanalo siya ng helmet. Ibibigay ko yung prize na yan pag yumaman natin. Alright? So yun, time check muna tayo, 3:58 AM, saktong-sakto. So, dalawa pa lang kami ni Jared at hintay na lang namin sila kung anong oras sila darating. So, magkikwentuhan muna kami tungkol dun sa pagyaman ko para maibigay ko yung price niya. So, ayun, take off na namin at pasensya na, hindi ko na nakuhanan yung pagdating nila dahil nagkaroon ng technical problem yung camera ko. Buti na lang naayos ko pa. So, papunta na kami ngayon ng Cavite. Kaybiang Tunnel. Yun yung destination namin. At sasalubungin kami ng Honda ADB Club Batangas Chapter doon. Tapos, sasamahan nila kami papunta doon sa breakfast area sa Batangas na mismo sa Nasugbo. So, yun. Enjoy muna natin. Samahan nyo kung maglakbay at abutan ng bukang liwayway dito sa kalsada at sikat ng araw.
Susi mo, susi. Naiwan mo dito sa likod. Ay, ayun. So yun, double check po lagi tayo bago tayo umalis o mag-ride para hindi po tayo maabala at hindi po tayo mawalan ng gamit. So yun, nakatulong tayo sa kaibigan natin na ibalik natin yung susi niya na pabitin-bitin sa ibabaw ng top box niya. So diretso na tayo ng kaybiang, i-enjoy na natin yung biyahe. So yes, as you can see, the horizon now is putang ina. Baka mawala pa yung 27 subscriber natin. Tagalogin na lang natin yon. Ayan na yung bukang liwayway at inaabutan na tayo. Unti-unti nang nagliliwanag ang ating paligid. At unti-unti nyo nang masasaksihan ang ganda ng view papuntang kaybiang. Maya-maya lang maliwanag na yan ang gusto. So, enjoy lang natin ng gusto yung rides natin habang walang traffic. So, ganito kasarap mag-rides pagkasama mo yung mga masarap mo na mga katrupo sa Honda Adv Club. Baka naman Honda, ang dami ko ng promotion sa inyo. Baka sa susunod gusto nyo nang magbigay ng motor o magpa-advertise sa akin. So yun, yung in-advertise kong chicken adobo, nagbigay na, kayo na lang ang hindi. So baka gusto nyong bilis-bilisan magbigay dahil pagka 29 subscriber na ako, medyo mahaba-haba na yung pila ng endorsement niyan. So mahirapan na kayo. So yun, ganun lang. So MXK Project is in the house para bigyan nyo ng bagong motor. So yon. So napaka smooth ng takbo ng Honda ADV at sulit na sulit yung bayad kahit medyo may kamahalan sa ibang scooter at wala akong masabi sa performance niya. So hanggang kaybiang, i-enjoy nito yung banking mo. So, susubukan natin mamaya kung ano pa yung pwede natin gawin dito sa motor na to pagdating dun sa likuan talaga. Init yung kanin. La, sige. So ayun, napabilis yung pagdating natin dito sa kaybiang tunnel. Ngayon nasa entrada na tayo. Piniga kasi ng piniga at nakarating tayo ng mabilis. So nasa kabilang lane na yung Batangas chapter. Bali, didiretso na kami ng Batangas, hindi na kami magpapa-picture dahil sobrang haba ng pila. So magbe-breakfast na kami doon. Ganda ng view dito. Grabe. Lang lalim ba. So ayan, nasa kabilang lane yung Batangas chapter. So ready for takeoff na kami. Hindi na kami makakapagpa-picture dahil may bantay at sobrang haba ng pila. So Batangas na, breakfast, tapos na rin magpahinga. So papasok na kami ng tunnel. So eto na yon, enjoy natin yung pagpasok sa tunnel. First time ko rin papasok dito. So tingnan natin kung anong meron at kung gaano kaganda yung tunnel dahil ang daming nagpupunta rito, sinasadya itong tunnel na to. So paglabas natin dito, Nasugbo, Batangas na. So tara, pasukin na natin yan.
let's go. Pasukin na natin yung tunnel. Excited na rin ako kung ano meron sa loob yan para makita natin. Alright? Sarap ng pakiramdam. Welcome to Nasugbo, Batangas. At ito na nga, masisilayan nyo na ang ganda ng kalikasan ng Nasugbo, Batangas. Ayun. So maliwanag na. At ito na yon. Yun, may beach na agad tayong natatanaw. So yung beach na yan, sabi nila, yan daw yung Patungan Beach. Maraming naliligong rider dyan pagka bumibiyahe sila dito. So kami, malayo pa yung pupuntahan namin eh. Halos isang oras kalahati pa kaming biyahe dun sa kakainan namin. So time check muna tayo. 7 a.m. na. At hindi pa kami nagbe-breakfast. So siguro medyo mag-speed muna kami ng aming takbo para umabot kahit papano ng mga 8:30 at breakfast pa rin. So ngayon, enjoy natin ang view ng Nasugbo, Batangas at ganda ng kalsadang ating tinataha. Alright! So yun, slow down ng konti para hintayin yung mga naiwan. Tapos bakbak na naman tayo. At medyo malapit-lapit na. So ilang minutes na lang. Ito, straight na tong daan na to.
So medyo maganda na ang bakbakan dito. So yun, performance ng Honda ADV is the best talaga. Honda, baka naman gusto nyo nang magbigay. May bakante pa sa garahe ko. So wala akong masabi. I-review ko rin pala to. So magpo-performance na sa akin tong ADV ko na to. Pero gusto kong reviewin to pag nakabiyahe ko ng maganda-gandang off-road. So na semi-off-road ko na siya, pero gusto ko talagang i-off-road. Gusto kong malaman yung tibay ng stock niya. So wala pa akong pinapalitan. I-review ko to pagka na isang biyahe ko pa na medyo maganda-gandang lugar para matesting talaga natin. Mahirap mag-review ng sasampahan lang, tapos itatakbo ng konti, tapos i-reviewin na. Hindi ako satisfied sa ganung review. So yung review nito, pagkatapos kong ibiyahe talaga na masasatisfied ako, at makikita nyo naman sa video yon. So kung paano yung takbong gagawin natin, saka ako i-review ng maayos tong Honda ADV. Kung talagang sulit ba talaga siya, at sulit yung pera na bibitawan nyo para dito sa motor na to. Ayun. So ngayon, enjoy na natin yung view. Ito na yung sinasabi ko, na ganun kaganda yung view na dadaanan natin, lalo na ngayon, kitang-kita na natin. Alright. So maya-maya kakain na kami. Konting-konti na lang. Malapit na talaga kami sa kakainan namin. Gutom na rin kami lahat, dahil wala pang breakfast. Tuloy-tuloy yung biyahe. Minute up lang namin yung taga Batangas dun sa kaybiang, tapos sila yung magdadala sa amin sa kainan. So ganon. Ito na yung pinakamagandang place dito, yung pag-i-enjoy ng view. So enjoy, at sana masiyahan kayo sa video, at sana nag-enjoy kayong sumama sa ride kahit medyo matagal yung biyahe natin, at medyo maraming oras o minuto yung kinain sa oras nyo para lang dito sa videong to. Yun, sana talaga nag-enjoy kayo, at hindi kayo magsawa. So diretso na tayo sa kainan. Tara na. So ayun, eto na nga. At dumating na kami sa Dalampasigan. So Dalampasigan daw ito, sabi nung tour guide namin na taga Batangas chapter. So papasok na kami at kakain. Gutom na gutom na, dahil madaling araw pa kami magkakasama. At tingnan natin sa loob kung gaano kaganda yung ambience niya, para ma-recommend natin sa gustong pumunta rito na rider. Kasi ang balita ko, nakausap ko kanina yung tour guide namin. So puntahan daw talaga to ng riders. So kami, first time namin pumunta rito. Ayan nga, maraming ang motor. So positive. At sa haba-haba ng magandang biyahe at magandang panahon, so makakakain na rin. Tapsilog at bulalo, yan ang order ko. Yan ang pakakainin natin ngayon. I-enjoy natin yan, dahil sobrang pagod. Alright.